kung medyo malawak-lawak kasi ng lugar ninyo, modular na to can be done. No, and then if medyo alanganin po kayo, no, pwede din din na gawin nyo, no, by housing, by module na lang para hindi mas mabigat sa inyo ang magpa-construct. Except if you have the pleasure of capitalization, now you can follow the way and how we lay out that, you know, our housing dito po sa may Central Philippine University. Pero kung alanganin, no, you can follow this design. No, then kindly play the video, the photo. Now, ito kasi makanative ang ipapatuloy po yung naka-pan kasi, naka-plus. No? Tinan mo dahil kung pwede mapose. Na ito po kasi ang housing na to. No, this is what they call the modular type of housing na kung saan po ginawa natin na kung saan. Okay lang, i-plus mo na lang. Na this is sa mga nagtatanong kasi minsan, sabi daw Doc, na ano bang piling gawin natin, no, sa paggawa ng housing. No, kasi ang mahirap kasi minsan maghanap, no, ng mga material, lalo na yung UV net and UV plastic. No, alam ko na kasi na yung GI pipes kasi, no, accessible po sa lahat yan, no, and then yung aquanet na yan, no, accessible din, pero yung UV net and UV plastic, no, medyo mahirap kaunti. Yung ko bakit that together with Sir Sugidi, we designed, no, this kind of housing. Na kung saan po module, ibig sabihin po ng module, kung makikita po nyo, no, there is what they call the separation, no, between cages, no, module tag doon. Na this is to exemplify sa ating mga native na kung saan, no, kung for example ang lugar po ninyo na medyo malawak-lawak ng konti, na you can do this one. And then baka po minsan, no, mayroon kasi mga time na hindi po sapat yung ating capitalization. That is why that pwede bang isang pabahay na lang muna, isang module na lang muna, no, para at least nakaya. Alam nyo kasi mga native, no, ang paggawa, if that will be using what they call the totally tapi o wood na yan, no, na talaga yan ang sa lupa, ang problema natin baka mabilis na mabulok. No, yung ko bakit na ginawa natin, sabi ko kay Sir Sugidi, sabi ko pwede bang gawin natin sa bubong na lang. No, pero makikita po yung puti yan sa baba. No, ang tawag doon is the use of what they call the tawag dito, no, ang insulator. Makanitib if ang lugar po ninyo, o medyo mainit ng konti, no, ang bubong na yan, no, sa ilalim kasi ng GI sheet na yan, ang ginawang pangkisame dyan is the insulator, ang double-sided insulator. No, ang purpose kasi ng double insulator is that na yung init kasi, no, pag during the dry season, hindi po masyado mainit sa loob ng pabahay po ng manok po ninyo. No? Yan kasi ang sekreto niyan. No? Otherwise, kung it will be made of plainly GI sheet, ang maging problema natin pag summer, baka sobrang init sa point na kung saan, no, baka yung manok nyo po hinihingal. No? This is what they call a double-tire housing na kung saan, no, ginawa natin na sa itaas yung brooder at saka yung sa ilalim is what they call the grower. This is what they call the actual replica, no, of the CPU housing. Kaya lang, no, ang pinakaiba niya lang in terms of the roofing. Now, ang tanong is that na, no, ano ba ang size ng kulungan? No, size ng kulungan. Dito sa tanong ni Mitty Soriano, Doc, anong size ng kulungan ng 500 head growers? Okay. Ang alam niyo kasi ang isang module na 'yan, no, it can hold about 50 chickens. Na anong ibig sabihin ng 50 chickens? Ibig sabihin po 50 na brooder at saka sa ilalim 25 sa ibaba, itaas, no, tapos sa ilalim is 25 din, no. Actually the chicken na ilagay po dito na is what they call the Rhode Island Red. Alam niyo kasi mga native, no, when Sir Sugidi, no, ebidenta doon sa isang processor, sabi ng isang processor, no, yung manok mo medyo mahaba yung paa at saka manipis yung katawan, no? At saka yung sabi ng customer, medyo matigas yung karne. Yung ko bakit sabi ko kay Sir Sugidi, no, kahit na
bigyan pa natin ng CPU pins yan, if yung manok po natin nakagala yan, magiging problema po natin, no, ang laman. No, and besides, sabi ko nga sa kanya, no, yung Orda Island Red niya, kasi pinagala niya, no, to reach the 1.1 kilos, no, live weight, it took almost mga 4 months. No, yan kasi nagiging malaking problema ni Suzuki. Sabi ko sa kanya, sir, tuloy yung problema mo in terms of what they call the grow out procedure that you have. No, grow out kasi, no, ang manok kasi pag nakagala yan, na as far as they can go and to roam around to find feeds, ang maging problema po natin, they keep on scratching. No, ang scratching behavior kasi yan, it tended to develop yung muscle strand niya, no, tumitigas yan because of that such activity. And that is why that sabi ko sa kanya, no, dapat ang manok po natin, ilagay talaga natin sa double tire housing na yan. Kasi, no, dito sa CPU mga native, thank you.
Budig-budig mga kaniti, balik po tayo dito sa ating programa sa The Pinipinitive Chicken Digital TV. Now, we're broadcasting live dito po sa may R&D building. Dito pala sa Technology Business Center na sa loob mismo ng campus ng Central Philippine University, Haro, Iloilo City. No, ang CPU po is a private institution po. No, here by our President, Dr. Churoso Robles, kasama na po ang aming chairman of board trustee, no, Attorney Peter Corbera. No, anong Pinipinitive Chicken Digital TV is managed and operated by the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences. No, kasama natin ang gabi, no, ating sparring partner technical, si Ms. Dana Marie Estoy Gabasa. This is our panel host, kakibat po nyo sa paglalagay ni Team Chicken Commercial Scale. Kanitim, Doc James, for sure. No, magandang gabi po sa ating lahat, no, sa mga nanonood sa ating ngayon. And I would like to extend also my appreciation, gratitude, no, to our followers in Cambodia, no, Thailand, Indonesia, part of Africa, and even some part of the France that is following also the Pinipinitive Chicken. Thank you for being with us, and even in some part of the Latin America, no, that keep on contacting us now here at Pinipinitive Chicken. Now, thank you now for being with us, and thank you for the trust and confidence that you have given now to the Research Center for Pinipinitive Chicken of Central Philippine University. And hoping that some of the information that we have posted in our page now can be of help now to you. And if you have some queries and questions about the technology that we have posted, now kindly have message us in the page, and we'll be answering all your clarifications to the best that we could, no, here at Philippine Native Chicken. No, sa ating mga native, no, ang prisuan pala ng native chicken, no, doon sa may Indonesia, no, ang isang piraso daw is 100, the equivalent is 40,000, no, Indonesian currency, no, ang kanyang katapat dito sa Pilipinas is 140 pesos, no, ang prisuhan ng manok doon po sa Indonesia, no. Ganyan pala doon ang prisuhan, no, and I will keep on asking also some part ng Cambodia, no, if how much, no, is the selling price of native chicken in that area, no. Sa ating makaniti naman dito po sa Pilipinas, no, if you have some queries and questions, na please have it written on the comment section para at least before we end up, no, discuss this presentation, no, masagot po namin dito sa Pinipinitive Chicken, no, and kindly check, no, the audio that you have, no, diyan sa inyo, kamusta pong pasok ng ating audio diyan sa inyo, no, malakas ba o medyo mahina, no, paki-feedback po at least ma-adjust ni Miss Dana dito, no, ang ating audio if indeed, no, medyo may kalakasan na, or do we need to adjust, no? Ngayong gabi po mga ka-native, no, ipagpatuloy po natin ang diskusyon, no, sa housing. No, yung housing na yan, no, that is the modular housing that we developed, no, together with Sir Rini, no, Lostria, no, Sugidi of Santa Barbara, Iloilo. No, may dinagdag na kasi sa mga picture dito as to the development of the housing, no, na kung saan po pwede po natin ma-adapt dyan sa inyong respective area if you are interested. No, this is what they call the modular housing, na kung saan po, no, it can handle about 50 chickens, no, 25 for the brooder maximum, and 25 also for the grower na nasa ilalim. No, this is what they call a double tier housing na intended talaga, no, for commercial production of native chicken. So if you are interested, no, to learn more about it, no, you can join us in this program. And if you think that the discussion, no, will be informative, kindly have it be shared, no, sa mga kilala po ninyo na sa tingin po nyo makatulong po si Pinipinitive Chicken. No, isa kasi yan sa paraan natin na kung saan po matulungan ang raisers, no, native chicken all throughout the country, and even in some part of the globe, no, having similar climatic condition, no, with the Philippines. No, alam nyo kasi mga native, yan kasi ang pinaka-critical na bahagi, no, if you are raising chicken. No, the technical support that you'll be given, no, pag nangangailangan po kayo. No, ganyan talaga ang buhay. And that is why that at Central Philippine University, no, kahit kami po ay privado and
Kaunti lang yung pondo namin, but we are doing our best na para po makatulong sa lahat ng mga-native sa buong Pilipinas, no? Yung kung bakit, if you have some queries and questions about housing, cultural management on it, na please have it written, no, dyan po sa comment section para matugunan ko mamaya, no, at least kita paano po, no, masagot natin and maging meron kayong peace of mind, no, kung paano bakit gawin yan, no. But before we continue, no, counting patatas muna mula sa The Philippine Native Chicken. Hello Canada, are you in dilemma of finding the feed specifically developed for your native chicken? Are you searching for native chicken products free from antibiotics and synthetic growth promoting compound? Is any member of your household allergic to delicacies prepared out of dressed broiler chickens? The Philippine Native Chicken is introducing the Central Philippine University developed feed, the CPU feeds. The CPU feed is enriched with phytobiotics proven effective in preventing and controlling infections among the native chickens. The phytobiotics are the extracts coming from the plants. It means that there are no ill effects among those who could eat the meat and eggs of chicken fed with it. Studies showed these plant extracts reduce the cholesterol and uric acid contents of the products. So, what are you waiting for? You can visit us here at the Research and Development Building at CPU Campus, Jaro, Iloilo City. Or, you may contact the numbers on your screen for guidance. Balik po tayo mga ka-native dito sa ating programa sa The Philippine Native Chicken Digital TV. No, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay, no, tungkol po sa pabahay ng ating mga katutubong manok, no, diyan sa inyong mga lugar. No, and kindly give us the feedback, no, sa mga audio natin kung kamusta pong audio, no, ang pasok po namin diyan sa inyo, no, kung mahina ba o malakas para at least ma-adjust dito ni Ms. Dana, no, to cater also na hindi pa kayo mahirapan, no. Now, shout out ko lang pala si Sir Romeo Delta, no, idol. No, magandang gabi din po sa inyo, no. And then kay Sir Jess Pablo, no, watching from Abu Dhabi, no. Magandang araw din sa inyo, sir. And then kay Sir Randy Halandoon, no, sir, mamaya po sagutin ko po ang inyong katanungan, no, tungkol po sa cultural management, no. Now, mga ka-native, no, alam niyo mga ka-native ang palagi sabi natin is that na yung pabahay po ng manok, no, is very critical sa ating pag-alaga po ng manok. No, mula sa brooding papunta doon sa may growing at saka yung mga sakit and then the quality of the meat of chicken that you are expecting na pag inalagay po nyo sa housing. Yeah. Ang ating kasi dito is that na possible pa lang, no, we can reduce, no, the production cost.
Yan kasi palagi sinasabi namin that na if you can have it be done, no, na kung saan po ma-reduce nyo sa mga medyo malaki-laki yung reduction sa cost, the better it will be. No? Alam nyo maka-native, no, ang CPU native chicken. No? Isa na lang po ang kulang naming equipment na papapunta na dito sa atin. No? Ang CPU native chicken ngayon po, ang kanyang growing period, no, sigurado na pa tayo, 70 to 75 days na yung marketable weight niya, aabot na po ang ating manok. No? If you are looking na kung saan po, no, yung ating manok, no, will be having about the dress weight of 650 to 700 grams. No, the technology that we have at Central Philippine University po, kayang-kaya. No, and we are glad to present to you na kung saan po yung ating feed cost na malaki po ang nabawas. No? Now, it is because first, no, it is attributed in terms of what we call the housing. Alam niyo ang mortality rate dito sa Central Philippine University na hanggang mabinta yung manok po, ang pinakamataas dyan is 5%. Kung ayaw niyo maniwala, pili kayong pumunta dito sa amin para makita po niyo ang manukan po ng Central Philippine University. It is because that the design of housing, now, it facilitate what they call the good ventilation. Alam niyo mga ka-native, na sa sobrang tago niyo ng manok niyo, na yun pala, the accumulation of carbon dioxide sa loob niyan, na it renders sa manok niyo na mabilis po na po ang sakit. Naalala ko kasi sabi no, nung una pa lang, no, when it comes sa palace building technique, sabi, no, comment no, sa page, sabi, no, Doc, baka hindi kayanin ng manok yan ang ginaw. No. Alam niyo mga ka-native, no, kung tayo ng tao, tingnan niyo, no, matulog po kayo na air condition yung buong yung tulugan po ninyo, compare po ninyo sa lugar na kung saan po open air. Pag-gising niyo na ano ang pakiramdam. Sa manok po parang ganyan din, no. Na kung saan po ang isa sa nakita natin is that the housing by itself, no, pag hindi po tayo ganun meticulous in terms of how it will be constructed, ang isa kasi sa nakita namin is that na sobrang laki kasi ng expenses nyo sa paggawa ng housing. Malaki na ang expenses nyo kasi ang iniisip nyo lang is yung tawag dito yung ang material. Minsan makalimutan na pala yung pati yung labor pag i-consider po ninyo. Mas mahal pa ang paggawa ng housing than using, no, the CPU feeds, the CPU material. Pero no, hindi naman kasi kayang lahat, and ang isa pa doon is that the UV net and UV plastic na possibly hindi po accessible sa iba. Yung kung bakit that together with Sir Rene Sugidi, no, sabi ko sa kanya, no, sir, try mo sir, para at least we have the template na para po sa ibang mga ka-racer natin. Na kung saan po, medyo may limitadong kapital po kayo, no, and then if you want to do it in a modular basis. Ang isa kasi mga ka-native, no, naalaw kasi yung sabi ng presidente namin na napumunta sila sa Indonesia, no, sabi niya, no, James, yung manok pala natin dito sa CPU, no, mas tender at saka juicy compared to sa prairie chicken ng Indonesia. Sabi ko kay sir, sir, noon pa yan kasi. Ang claimor kasi ng mga consumers is that na matigas yung karne na native chicken at saka hindi sa standardize. Na, basta matigas ang karne, the juiciness is also affected. Now, it is because that your chicken is keep on, tawag dito, on the pre-ranging. Alam nyo mga ka-native na sabi ko nga, na minsan, na kung gusto nyo talaga ang parents, hindi magpatuloy kayo dyan. But if you're going to ask me, in my own opinion, ayaw ko nang balikan. We are looking here is the business side of the operation and the practicality of technology na gamitin po natin. Now, and that is why that kung gusto nyo hindi maging matigas at saka mabilis tumaki manok nyo, you follow the CPU technology. Pero if you keep in believing that your parents is more practical and more profitable on your side, ipagpatuloy mo lang. Hindi naman kami sumasabi na itigil mo.
Na, but if you think sa dating na panahon, kailangan mo patulong namin, na we are all, our door is always open, no, sa lahat ng raiser that would like to convert na from their conventional ways of raising native chicken na to the CPU technology. Actually, yung housing na to, na this is developed not for native chicken. Ang dito kay Sir Rini Sugidi, yung makikita po nyo ngayon po sa inyong screen po. That is devoted para po sa heritage chicken. Kaya sabi ko kay Sir Rini Sugidi, Sir, ang pinakamahirap na gawan ng teknolohiya, native. Pag yung native ang teknolohiya, ginamit mo sa native, pagkatapos, it exemplify a good performances. Ibig sabihin po na it can apply to other group of chickens. And that is why we're doing here. Now, actually, ngayon, this is what we call the update, no, of the construction of housing kay Sir Rene Sugidi doon sa may Santa Barbara, Iloilo. And sa ngayon, sir, yung isang housing na yan, no, may laman na yan na manok. No, ang tanong, no, sabi ng isang raisers natin, no, kanito natin, sir, baka hindi kaya ng housing na yan, no, ang bubong. Kayang-kaya, sir. No, alam nyo kasi kung iakyat natin yung size ng GI pipe natin, no, into 1 inch, eh di mas malaki ang gastusin ninyo. No, yung kung bakit na ginawa natin, only 1.5 inch na in diameter na GI pipes. Now, do not use the imported, use the local one. Mas matibay kasi ang local. Ang thickness niya ng pipe na yan is 20, gauge 20. No? Wag lang yung schedule 40, no? Medyo may kamahalan lang kasi yan. No, it's just a matter on how. Kasi pag nagdugtong-dugtong na yan at saka na welding na yon, ang dugtungan nyo, matibay na yan. No? Yan kasi ang konsepto niyan. Now, kung experience po ninyo, ang tanong ngayon, gaano ba kalawak ang dapat mo na lagyan ng manok? Kung experience nyo, ha? Yan, the dimension of it is only 4 feet by 8 feet. Ibig sabihin, kung convert natin by meters, no, 1 point something times the 2, no? 8 is 2, almost 2.5. No, ibig sabihin, no, nandiyan na yan sa mga more than near to 3 square meters. No, ganyan lang po kalawak ang area, but it can handle, no, 50 chickens. Now, ang sa taas kasi niyan, no, kung makikita niyo sa taas na bahagi, no, that is what we call the brooder side. No, double tier kasi yan. Alam niyo mga native, pag nagbigay po kayo ng patuka sa manok po nyo, lalo na sa brooder ninyo, tingnan po nyo kung gaano karami ang wastage ng manok po ninyo on the brooder aids. Na, alam nyo kasi ang pinakamalaking bahagi ng expenses nyo, patuka na pagkatapos, no, yung nasaya na patuka, no, marami doon sa brooder, anong gawin nyo? And it add on to your expenses. Baka sabihin niyo, ano bang purpose yung bakit naka-double yung sa taas na makikita nyo sa ngayon? That is what they call intended for brooder. And the screen below it, no, kahit mosquito net, lagay nyo dyan, pwede na rin. No, and that is what they call the UV net. Now, anong nangyari kasi? Pag binigay nyo yung patoka doon sa taas, sa brooder, and then nasayang o natapon, na ang pupuntahan yan, ilalim. Na ilalim. So, ibig sabihin, yung manok sa ilalim will be responsible doon sa wastage ng sisiyo sa taas. Alam niyan, mga ka-native. Alam niyo kasi, no, even here in our area, no, sabi ko nga palagi, noon, no, kahit anong gawin mo, if you're going i-save mo, no, yung patoka na sumama doon sa dumi ng manok, alam niyo mas marami pa yung patoka na nasayang niyo. And that is why that you are complaining, that is why that you are keep on complaining na mahal yung magastos yung pag-alaga ng native chicken. It is because of that wastage that is being computed also as part of your production cost. Yun ang kanitib ang reason
behind it, one of the reason behind it. Pangalawa, with that 50 chickens in that housing, na kung saan po, if we're going to have a complete, pati yung bubong niya, na ilagay natin 2x4 at 2x3, ibig sabihin, that is only 6 square meter. No, pati yung bubong ha, pagbagay natin dimension, is about 2 meters yung width niya, and then 3 meters yung pahaba niya. Na, that is only 6 square meter. Alam niyo mga ka-native, na for the grower chicken, if you're going to have it on the parents' condition, ang requirement po nyo sa isang manok is how many square meter? That is 5 square meter ang requirement sa isang manok. Now, tingnan nyo. In my 6 square meter, I could load 50 chickens. Ang sa inyo, isa lang. Practicality wise, yan kung bakit na binuo ang design ng housing na yan. It is because na sa tingin namin, alam nyo kamakanative, habang marami pang pera sa bulsa nyo, hindi pa nyo marandaman no ang gastos. Pero, na if gastos kayo ng gastos, and then compare yung pumapasok sa inyo, mas malaki ang lumalabas sa pumapasok, tingnan nyo kung ano ang magiging desisyon po ninyo. And that is why the practicality in the design of housing and the stocking rate of it is very, very critical. Yung ko bakit na minsan pag meron kasing mga tao kasi na ipilit, na sabi ko hindi naman ako pumipilit, na kung anong practices mo and then talaga nagustuhan mo yan, pagpatuloy mo lang. Pero kung may problema ka later on, na you can contact us. Bakit? Naranasan na namin yan, and we are not raising by the hundreds, but we are raising by the thousands of native chicken in our research station na during the first na decade of our operation. Reklamo kayo na reklamo na matagal lumaking manok nyo na native. Alam nyo? Ang ginagawa po nyo, niluluko po nyo sarili nyo. Native chicken have the capacity to grow faster. Yung kung bakit na pumaala nyo, sabi ko nga, pwede bang gawin natin na yung process between the bigger genetic lines, yung tandang mo, no, pwede mo yung tandang, larger genetic group or phenotypic group, no, Parawakan, Basilan, no, and then Aegon, Hulu, Huluhano. But make sure that ang paris niyan no, is your smaller genetic group. With a specific weight of mention then, kayang-kaya pa abutin yan. It's just a matter of how the selection process is being done. Na yung kung bakit na sa kapariyo namin sa station, no, lalo na sa gumagawa doon ng purification ng sampin, na ay talagang masyadong barbaros yan. Na yung sa amin dito is the process that we have for decade. Alam niyo mga native, yung balahibo manipis yan. Yung kung bakit na sabi ko na pag na-dress mo manok mo at 800 grams, no, halos yung kanyang pinaka-dress weight na is almost mga 700 grams. Bakit? Manipis kasing balahibo. Alam niyo mga native, ang sobrang kapal ng balahibo, ang karamihan sa kinain ng manok niyo pupunta doon sa balahibo. Sa tingin niyo kaya, ngayon ko bakit sa mga heritage chicken, tingnan po ninyo, na naging makapal ang balahibo nila because it was developed in areas na kung saan po maginaw. And that is what they call the natural reaction of the chicken na magiging makapal ang balahibo. Yung kung bakit sabi ko is that na, alam nyo, ang native chicken ng Pilipinas have the potential. Ang problema lang natin is the research center na kung saan po puong puso nagagawa ng paraan to develop our local chicken. At Central Philippine University po, we can have it in just a matter of 75 days.
Ang 3 months po na manok, it could consume about 3.2 kilograms. Alam nyo, the last 10 days na manok na yan, it could consume a 1 kilo. Ibig sabihin na nandoon yan sa 80 to 90 days, no, almost a kilo of feeds niyan ang tutukain or kainin niyan. What will happen if maparidose mo by 75 days? Ibig sabihin po, you have the saving of more than a kilo of feeds. Kung ang patuka sa lugar po ninyo is about 35 pesos like what we have here at Central Philippine University, yung patuka na yan, 35 pesos, it will back to you as a form of profit. Now, how are you going to do? Yung kung bakit may housing po kayo, bakit? Una-una, sakit, minimal. Pangalawa, bigyan nyo ng patuka ang manok nyo even at night time. Ang manok kasi kung gabi, na ang kanilang behavior is different from us, the human. Yung minsan nga, kung may mga tao, na sabihin natin kung matulog parang manok, ibig sabihin, no, idlip-idlip lang. Try to do it. Alam niyo, when we computed, then, ang malaking porsyento na matuka na manok po ninyo is on the night time. Alam niyo, makanitip as your chicken on the range, keep on moving and moving. Lalo na pagsisiw yan. Ang balahibo kasi nila is a thermoregulatory organ of your native chicken. Pag basa ang dahon ng damo, ma-stress ang manok po ninyo, akala nyo, it will reduce the growth performance. Now, how can we make the chicken? Now, to shorten the growing period, yung kung bakit lagay mo sa kulungan. Na, they could still practice their own natural behavior na kung saan po they can keep on scratching because of the presence of the rizal. Alam nyo, makanative, kung ang manok po ninyo, na mataas na porsyento ng kanyang bloodline is basilan, sampin, huluhano, or hulo, or paruwakan, or egon. Lagyan po ninyo ng rizal ang loob ng kanyang housing. Anong purpose? To keep them busy para di ko na think na tukain yung kasamahan niya sa kulungan. Alam niyo, makanitib, pag mataas ang bloodline, along the bloodline, 50-50, na yung kanyang manok na sampin or basilan and then the bisaya, sobrang tapang kaya yan. No, kahit sisiyo niya, pinapatay niya. Pag lalo na, paglagay mo sa kulungan, na walang mapagkabalahan. Pag walang mapagkabalahan yan, ang binabanatan kasama niya sa loob ng kulungan. Correct me if I'm wrong. And that is what we have observed among this group of chicken. But if you know on how to counter it, and how to counter it, isang bahagi na yan. Alam niyo, mga native, yung palagi sabi ko is that na wala po nagpapahirap sa atin, tayo na mismo. Nagpapahirap in the sense na gusto, pwede bang gumawa tayo ng isang gawain, pero yung kanyang effect is multi-effect. Multi-effect. Maalala pa ninyo siguro, ng uso pa, hindi pa uso noon ang refrigerator, na medyo may kamahalan pa ng konti, yung gumagawa ng halo-halo, yung halo-halo na ice, no? Alam niyo kung ano nagpapreserve sa kanya sa ice kahit na marayo pumuntahan? The rizal by itself. Hindi po natin nakita ang importansya ng rizal and how it can help us in the brooding. Bakit mababa ang aming production cost? It is because nasa brooding, hindi kami gumagamit ng incandescent bulb. We are only using LED bulb. Bakit? Para mabigyan ng ilaw na kung saan po ang manok na they can take in yung patuka nila during the night time. Try po ninyo, mga ka-native, kung mali ang sinasabi ko. Alam niyo, mga ka-native, even in the blogging, in some blogger, yung kung bakit sabi ko is that na dahan-dahan tayo. Pag walang scientific basis, huwag mong ilabas.
eh baka kung ano mangyari dyan sa manok niya, no, tayong pinibalikan yan. Now, yun ang pinagkaiba namin dito sa CPU because we keep on blogging, but it is supported with science behind it. And we are not tracing na few hobanides, but we are using thousands then. Just only to appreciate ano ba ang mga balakid, no, bakit na ang manok na native, ganito yan kasi kamahal, ganito kasi yung presyo niya, sobrang taas. And then, kung ganun kataas ang presyo, bakit na hindi dumadami ang raised native chicken in the Philippines? And it is still on backyard. Alam niyo mga native, no, with that sense, we started it na during the commercialization stage of our activity. Bakit na hindi dumadami ang manok sa Pilipinas? It is because under present condition, your production cost of your chicken way back in 2018 now is 250 pesos per head. Pag binili sa inyo ng 180, sayang-saya mo na. Bakit? Medyo mataas na ng konti. Ay, nako. Pag binili sa inyo ng 250 per kilo, sayang-saya mo pa. Try to count it because we count it. Dagdagan pa ng mga manok po ninyo na pag nasa pre-range kasi yan, mahirap po i-account. Alam niyo mga ka-native, the presence of what they call the internal parasite. Bulate. Yung kung bakit na sabihin na no, ang betel nut is effective no, against internal parasite. Alam niyo, kung sa amin lang, based on the findings that we have, series of studies we conducted, ayaw ko maniwala. Why? Because our finding shows that betel nut, it renders the internal parasite bulate to be paralyzed. Yung kung bakit lumabas yan. But when you expose that internal parasite na sa isang environment naman na kung saan po walang betel nut, buhay po sila. Even we expose on the betel nut din, luko-luko talaga in just few hours. No? Our finding shows na they will be paralyzed na nandoon lang yan sa mga papasok mga isa o dalawang oras. After that, buhay ulit. Especially if the condition, no, lalo na pag ang temperature inside na simulate with the chicken. Ay, lakulok talaga. And, you know, no, yung protocol din, kahit kami noon naniwala ako dyan, no, it is because the protocol din, no, ang environment, hindi simulate yung environment inside the body of the chicken. And beside, betel nut is seasonal in nature. Yung kung bakit na pwede bang bawang na lang, nandyan pa sa paligid nyo. Alam nyo kasi makanitip if you want the chicken na medyo buo yung katawan niya. Alam nyo, no, have it be deworm every month. Yan tanong ngayon, bili ka pa kung meron kang bawang, yung betel nut mo naman, seasonal. Alam nyo, comparing betel nut with Asiatic betel yam or kayos, mas effective pa yung kayos compared than the Asiatic betel yam. The kayos or Asiatic betel yam compared than the betel nut. Yung kung bakit na palagi sabi ko is that na pinakakritikal kasi on how we develop the research na pag ang findings hindi ganun kaganda, hindi ganun ka ang protocol na dapat gamitin na it will mislead the adapters. Yung kung bakit that inside that housing, ang manok po ninyo, mabilis nyo makontrol and easily can be monitored. Iko na kagala manok nyo with that 50 heads times 5. How wide it is? That is 250 square meter. Tapos inilagay nyo manok 50 lang. Ang sa amin, yung 300 square meter, ang load namin, more than 1,000, ang sa inyo, 50 lang. Now, where is the practicality on it? Yan mga ka-native. Yung kung bakit at housing are adapted nationwide by the various racers. Practicality-wise, kaya sabi ko is that you can copy the design and you can use locally available materials. No, minsan nga kung magawa nyo, no, para bang bahay-bahayan na lang nangyayari.
Alam nyo, kahit maliit na kawayan, yan, pwede po nyo gamitin yan. Kahit maliit na kahoy, pwede po nyo gamitin for as long as it treat nyo against anay and bukbuk. Yan ang kanitib ang perspective niyan. And I know, no, kahit makikita po nyo in the previous posting that we have, no, balikan yung posting namin way back in 2018. During the time where we are implementing the Sustainable Livelihood Program together with the SWD. Kawayan po yun. That is a 4x8 and we have tested that in various community. Kaya lang, the way and how it will be constructed is very critical. Na ang ventilation palagi is very critical. Yung kung bakit na sabi ko nga na ang housing na yan, that is a very practical. And kung tingnan ninyo, sabihin nyo, para bang medyo expensive ng konti, mali po kayo. Try to distribute that over the years of useful life years. Mas mura yan compared sa locally available materials. Yung kung bakit sabi ko is that na 1.5 inch na lang. No? Para at least kahit paano po, mura-mura ng konti compared than the 3-port or the 1-inch diameter. Alam nyo, makanitib dyan kasi pag ikaw mismo gumagastos, no? Sa nakita namin. So yung kung bakit, try to take a look, consider it. The height of it, no? From the highest point of it, no? Sa tanong dito, no? That is about, no, 7 feet, no? Yung sa pinakabubong niya, the highest point from the ground. We have what we call the standard. Pakita na. We have what we call the standard dimension of it na kung saan po, that is, ang kanyang width is 4 feet and ang kanyang width, ang kanya namang length is 8 feet. Standard po yun. Standard po natin yun. Eh, tanungin nyo, bakit ganon? May pamahiin ba behind it? Walang pamahiin po. That is science. Bakit? Alam niyo po mga ka-native, we have tested various dimension, but we have sold out, no, sa 4x8 na yan. And loading, about 25, maximum of 25 chicks. Alam niyo mga ka-native, para mapaunti pa niyo, mapabilis pa niyo paglaki, in that 25, in that 4x8, bawasan nyo, instead na malagay po kayo ng 25, lagyan po niyang 20 or 15. Tingnan po nyo, mapabilis po nyo. Bakit? It's because the competition, hindi ka nung katindi compared to 25. And beside, pag maginaw yung paligid, yung kung bakit na kung sabi ko kay Sir Sugide, sabi ko sa kanya, Sir, pag medyo maginaw, no, yung point na kung saan doon nagmula hangin, lagyan lang nyo po nyo ng tropal. But yun the time, na kung saan po medyo mainit yung lugar, na pwede bang ibuksan nyo. Now, ang makikita po nyo ngayon sa taas na puti na yan, that is what we call the insulator. If you are using a GI sheet, make sure to put what we call the insulator. Anong purpose yan? Para po hindi masyado mainit, no, sa loob ng manukan po ninyo. Alam nyo mga ka-native, no, ang isa kasi sa consideration na if you are raising chicken, huwag nyo ba masyadong ilagay doon sa lugar na kung saan po masyadong liblib. Alam nyo mga ka-native ang point na kung saan po you can produce na higher chicken, na greater number of chicken, is to have the tree cover na kung saan po nandyan lang na on what they call 30%. Ano ibig sabihin? Amano po, mas mabilis marami yan kung sa lugar na kung saan po medyo mainit ng konti. Yan po ang sekreto. And beside yung init kasi, makapasok mismo sa loob ng manok po ninyo, bahay ng manok ninyo. And the direction of it, it should be on the facing the east. And then ang kanyang agwat between housing, if they're going to have it in parallel type, now it should be about not less than 5 meters. Bakit po? To allow the penetration of sunlight inside the housing. Alam nyo mga ka-native, ang natural sunlight po, or the sunlight by itself, is a good disinfectant. Anong ibig sabihin? Kung makapasok yung init, ibig sabihin, microbial po, wala. And what that is mean?
Ibig sabihin po, manok nyo, no, libre sa sakit. And that is a form of savings. Yung kung bakit na counting mortality namin, it is because of that. Alam niyo mga kanitin, gumawa kayo ng pabahay ng sobrang laki, to repenta, hindi makapasok kainit, tapos reklamo kayo ng reklamo no, na kung saan po marami ang may sakit. Yan makanitin. Yung kung bakit mga premises niyan no, in that development of that housing. And beside, if you're going to have it be cleaned, na linisin po ninyo or any activities that you have, eh mabilis na matapos and then mabilis po ma-access. Bakit? That is only 4 feet in width. Pwede maabot ng kamay po ninyo, eh kung bahay naman ako yung baso malaki, di kayo kayo mahirapan. Yun naman kanitib ang reason for that 4x8 housing. Yung sa taas na yan po ang kanyang dimension yan. No, from the ground, no, yung sa border natin, sa growing natin, na you can have it about mga 3 feet yung taas niya na para at least makapasok po kayo sa loob. Kung gusto niyo malinis, no, pwede ka mapakasok sa loob, no, pwede niyo lagyan ng hinges para po pwede buksan, no, if you would like to enter nasa taas na bahagi na yan or gusto mo sado, ikaw nang bahala dyan, na pero at least makita mo and it is not very difficult for you to account the number of heads of your chicken lalo na pag ang manok po ninyo no, tinitiwala, pinagkatiwala nyo lang doon sa caretaker ninyo. Bakit? Mabilis kasing bilangin. Otherwise, pag yung housing mo, pag manok ng ka-parents, tanungin mo yung tauhan mo, na, ay nako, na, sabihin sa'yo, ma'am, yung manok natin 1,000. Ito ito account. Eh kahit na 500 yan, sabihin mo 1,000 din. Ay nako po, but pati ito housing, mabilis po yung mga account. And that is based also on our experience then in Leon Farm when we tried to do that commercial scale of raising native chicken in pre-range. Iba ang nature ng pre-range compare ng native chicken natin compare than the heritage chicken po. Yung kung bakit na yun nangyari. And that dimension of the housing, yung kanyang pen po yun, sa brooder po natin. But before we continue, no, yung kung bakit sa makikanitib natin. If you found this program informative, pakishare naman po sa kilala po ninyo. Sayang kasi. No? At least kahit paano pa makatulong po tayo sa kanila. No? But before we continue, konting patatas muna mula sa Philippine Native Chicken. Ano ang sakit na coryza sa manok? Ito ay ang pagpamamaga ng mata ng inyo alagang manok. May maraming kadahilanan ang sakit na ito. Ang isa nito ay ang madumi na kapaligiran. Kung ito ang dahilan, panatilihing malinis ang paligid. Ang nabubulok na dumi ay ang siyang malimit na dahilan. Linisin ang loob ng pabahay at alisin ang mga dumi. Gumamit ng CPU Garlic Tea bilang pantambal at prevention sa sakit na ito. Sa mga malalang kaso, gamitin ang CPU Garlic Emulsified Concentrates. If you're in need of alternative medications for your native chickens, probably have a lot of questions, such as, will it is more effective to control infections? Does it improve the immune response of the flock? Or even, how can it help the consumers of the processed native chicken? We have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users-friendly. We are introducing the CPU Garlic Tea, a new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock.
Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. A healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. Balik po tayo mga kanitib sa ating programa sa The Philippine Team Chicken Digital TV. Sa hindi pa ka nakapag-follow sa ating page, no, if you would like na kung saan po, updated po kayo palagi, no, please click the follow button, no, para at least every time that we have this live stream program, no, manotify po kayo ng ating social media platform. No, at saka kung tingin po nyo informative, no, pakishare naman po sa mga kakilala po nyo dyan na sa tingin po nyo makatulong po si Philippine Native Chicken. No, balik po tayo dito. No, ang bilis pala ng panahon. No, konting minutos na lang. No, hindi po tayo minsan makapahaba-haba na konti because also that we have also the activity by tomorrow. Yung kabakit na we used to limit only to 1 hour. But don't worry, no, baka next week, no, dagdagan pa natin ang kwentuhan natin about the housing. And we'll be sharing the development, no, of the activity of Sir Rene Sugidi, no, para at least makita po nyo, no, ang development. No? Iba kasi ang usapan pag makita. No? Now, kay Sir Randy, umaya sir ha, kay Pastor Jusparoy Antonio Torrecampo dyan sa may Bingawan, Iloilo. No? Magandang gabi po sa inyo, Pastor. And then kay Sir Lawrence Mendoza, no, ano po ang height ng cage, sir? Na actually, yung sa housing kanina, sir, no, yung sabi ko kanina, yung sa 4x8 natin, yung overall height niyan, no, is about 7 feet. Pero, yung ating grower, no, from the ground, no, punta doon sa flooring ng brooder po ninyo, no, it is only 3 feet. No. And then, yung brooder cage man natin po, yung kanyang width po niyan, no, is only 2 feet. No, and then, no, yung 8 na yan, hinati natin sa gitna, 4 feet na, para dalawa. No, anong purpose ng bakit hinati natin? Alam nyo kasi, nature kasi ng CCO. No, pag CCO yan, no, hindi pa ganun ka ang competition in between. No, pag maramihan kasi. No, alam nyo kasi, ipili bang gawin natin, sir, na ikuan na natin, huwag natin lagyan ng kwan, ng divider, maawa po kayo. Iba ang nature niyan. Yung kung bakit na based on our study, kung gusto nyo mabilis tumaki ang manok po ninyo, no, pwede bang maximum of 15 chicks in that 2 feet by 4 feet? We have tried it. Na kung saan po yung mga design ng putter guard namin doon sa Leon, no, yung ground pa, no, yun ako po, maraming runs. No, yung ibig sabihin ng runs, no, matagal lumaki. No, yung kung bakit na i-divide po ninyo yan, no, kasi mas makaunti sila sa isang cages, no, mas bilis sila malaki. No, ibig sabihin, ganun pa rin na 8 yung length niya and then yung width, no, is only 2 feet. But the loading capacity maximum is 15. If you can have it by 10 or 12, no, mas mabuti. Now, ang height kasi ng border cage na yan, na, no, no, that is only about 15. 15 to 18 inches or what they call the maximum of 45 centimeter, no, ang taas na brooder na yan, no, so kayo ang bahala dyan, no, it depends, basta importante, no, divider na yan at saka yung kanyang dimension, yung height, no, you can have it adjusted, no, based on the whatever that you have, no, and then yung from that brooder na pumunta naman sa pinakapindulo ng housing po ninyo, na ikayo ng bahala sa 7 feet, the remaining of it, no, will be the space, no, doon sa taas. Huwag po nyo masyadong taasan. No, alam nyo makaniti bakit na ang border na sa taas. Alam nyo kasi pag araw kasi, no, matamaan ang init yan. Now that is also one way na kasi yung sisyo kasi hindi pa ganun ka-prepare, no, ang kanyang balahibo. Ang balahibo, as mentioned kanina, no, parang thermoregulatory niya, yung kung bakit na dapat na sa taas para at least, and beside, yung waste niya mahulog doon sa mga grower, hindi, walang sayang, di ba? No, at saka pag araw, no, na mainit, alam niyo kasi temperature is very critical. Ang manok kasi, makaya nila hanggang 41 degrees centigrade na native. Na even 45 kaya pa niyan. And what is the implication of it? Kasi kung sa bataas kasi yan, no, sisiyo sila, ang mikrobyo doon,
na mabilis na masupo, no, because of the intensity of heat na papasok doon sa kailang cages. May mga scientific reason niyan kung bakit ganun ang pagkalagay niyan, no. And then sa pag-alaga niyan, no, on the top on the brooder. Na baka po sa mga next week, no, yung kung bakit ang tabayanan po niyo. On Wednesday, ang ipakita naman namin sa inyo ang dito po sa Central Philippine University, no, na kung saan po pagdating sa edad na ganito, ano dapat gawin. No. Now, ang CCO kasi dyan, it will last for about 30 to 45 days. But usually dito, no, kasi pag 10 yan o 12, no, just a matter of 1 month, no, pili mo lang ilipat sa ilalim 30 days. Yung kung bakit na yung makikita po ngayon, yung round bar na yan, na doon malabas yung ulo ng manok, dapat tandaan nyo na ulo lang makalabas. Dapat yung distances niyan, usually, now that is about mga maximum of about 2.5 cm. Now you can have it even 3 cm na para at least, no, mas may space pa. Alam nyo kasi pag 1 month na, pag maganda yung laki niya sa taas, malalaki na yan. No, and you'll be waiting only about mga 45 days, no, sa ilalim. No, maximum of 45 days. Yan mga ka-native. No. Isa kasi yan sa mga nakita namin is that na, no, 30 days on the brooder run, and then baba mo naman, no, on that the next 30 days, no, doon sa grower aids. Ang ginagawa diyan, hindi, kung makita po nyo ang blue na yan na dingding sa ilalim, that is about 18, no, 15 to 18 inches. Pero ibig sabihin, huwag po nyo punuin ng risal. Kasi manok kasi keep on scratching, possibly you can have it na 1/2 lang. No, dagdagan nyo lang kung na medyo bumababa na. No, ang purpose niyan ito mga ka-native, pag maginaw kasi ang ginagawa ng manok nyo, doon pupunta sa gilid yan. No, and that can help na kung saan po, no, kasi ka risal, kasi pag gumawa siya doon ng parabang pugad nila, no, yung risal by itself at saka yung lupa, it generate what they call the heat. No, and then that can give, no, the requirement of the chicken. Alam niyo mga ka-native, pagkasama kasi nanay niyan, no, bababa ang temperatura niyan. No, yung sa taas naman, ang kapal ng risa, ang kapa ang taas niyan is about mga 6 inches. 1/2 din lang 'yon ang may risal. Pagkatapos ang ginagawa ng sisyo, paggabi yan, pag gumagawa ng pugad yan, uli kayo doon sa gilid. Alam niyo nature kasi ng manok yan. Yung ko bakit nasabi ko is that na huwag mo yung sobrahan, yung 15, bakit? Pag they keep on stocking themselves on one corner, ang yung mahina na sisyo, nasa ilalim, baka patay po gumaga yan. Yung ko bakit na huwag po nyo damihan para at least, no, kasi may nature kasi yan ang pag medyo maginaw ang paligid. And that is why that sabi namin, if nasa brooder, bigyan po nyo ng garlic emulsified concentrate. At least improve namin yan. Alam nyo kanito yung bakit? The garlic emulsified concentrate is a natural growth promoting compound na because of the presence of organosulfur or what they call the amino acid in that garlic emulsified concentrate. Yung kung bakit na hindi kami gumagamit na incandescent bulb, but the garlic, once it is integrated or mixed in your feeds, the tendency of it is will generate what they call the natural heat sa loob ng katawan ng manok. And what we are recommending is that na pag mainit yung panahon, wag po nyo lagyan ng garlic emulsified concentrate. Bakit? Baka makaistroke yung manok nyo. And ang kailangan mo lang 3 patak sa 1 kilo na ang patuka po rin nyo. Saan kayo makakita ng pantambal na ganun? Kaya nga sabi ko, kami lang siguro na research station na gumagawa ng negosyo, loko-loko talaga. Bakit ang iniisip namin, hindi para makapera, but we are thinking and how you can save because we are also raising chicken and we're doing business on it. Yan mga ka-native ang pinakaiba po ng Central Philippine University over the other research station doing research on native chicken. We are on your side. Yung ko bakit na kahit pa unti-unti lang ang pondo namin, but we have done something on it.
Alam niya makanitib. No? 50% of the cost of equipment for molecular test that we have, it is donated by a private individual. And we are glad for it, na kung saan po, may mga tao pala, nakakala ko nga noon, na baka wala naniniwala sa akin. But there are a lot a number of people na kung saan po, na give us that support, na kung saan sabi, Dr. James, pagpatuloy mo yung nagawa mo, ano kailangan mo to develop the CPU breed para makatulong po sa mga kanitib natin. Yun mga kanitib. Yung kung bakit that we have that molecular equipment, sabi ko, walang mangyari po sa native chicken industry in the Philippines na pag wala pong researcher na mag-focus. And I understood yung damdamin ng bawat racer pag nalugi, dagdagan pa natin na nag-import pa tayo na ng mga manok sa labas. Luko-luko talaga. Kaya nga man sasabi ko, we are an agricultural country na pero na nagmamakaawa po tayo sa ibang country na agricultural din para magbigyan tayo ng bigas. Ganon din po sa native chicken or the poultry industry in this country. And we're glad na sa nagbigay po no, sa atin ng tulong no, para po makabili no, ng ganyang equipment. And keep on believing no, sa atin na kaya po natin gawin no, ang itong hadikain. So, 30 days up and 30 days and even up to 45 days below. No? Sa kay Juicewell Kids Mahipos, saan po makakuha, pili makakuha ng plan ng housing? Sir, pakicontact po kay Miss Dana. O di kaya, sir, i-message mo lang yung Philippine Native Chicken, ibigay ko po sa inyong link, and then, no, meron pa kasing mga previous discussion doon na pili po nyo magamit no, sa paggawa po ng housing ng inyong manok. Pakicontact kay Miss Dana po. No? We have here the blueprint na binibinta po namin no, para po sa ating mga car-racer. And then kay Sir Lawrence Mendoza. Sir, okay lang sa 3-pit by 4-pit sa tatlo kapanok na may mga itlog na. Actually, sir, minsan kasi, no, ang space natin kasi minsan, no, 3-pit by 4-pit. Sayang kasi, sir. No, nakita po natin, sir, no, sobrang liit naman. Sir, baka hindi tayo pasok po sa organic. Alam niyo, sir, kasi sa organic, merong standard kasi yan. Ang housing po natin, nakapasok po yan sa organic, Pilipinas standard for organic poultry production po. No? Yung kung bakit na pinasok namin because we're also looking on the other side na kung saan po, baka may racer po tayo na gusto po pumasok sa organic and yung standard dapat i-consider namin. No? Sir, pakipalo na lang po ang ating standard po. Na kay Ma'am Nobby Gabriel, na kay Dr. Nobby Gabriel. Sir, ma'am, magandang, doktora, magandang gabi po sa inyo and please extend my regards. Kay Sir Jan, no, Jan po sa inyo, no, kasi Joe. And then kay Elisa Calapardo Cabarles, no, ma'am, usually po, Jan po, sa housing na to po, no, based on the, nagawa po ni Sir, Siguidi na lahat-lahat po, binibili, kina-countan niya, no, that is about mga 7,000 to 8,000 po, ang isang housing po, no, try po ninyo. But if you're going to distribute it, the lifespan po ng housing na yan, no, aabot yan hanggang 10 years. No, what does it mean? Ibig sabihin po, kung 10 years, no, if you have what they call the 7,000, no, kahit kung palagay pa natin, 10,000, ibig sabihin, no, ang depreciation cost mo every year is only 1,000. Ganyan po, katiba yan po. Ang palitan mo lang dyan, no, possibly the screen only. If you're using what they call the GI sheet, no, ang screen lang palitan mo, ma'am. Yan po, no, kung distribute yung cost over the years, mas mura po siya. Even then, in Leon, no, na-try namin, ay naku po, locally available materials, ang pinakamasakit na bahagi, yung repair and maintenance po. Lalo na pag may ana at sa kabukbuk. No? Sa distribution cost over the years, mas mura po yan, ma'am. No? And then, kay Sir Lawrence, ganun po din, sir. Kay Juruli Villapores, na good evening, doc. Ako mo di muna magtanong kung magkano pong kasusin, mag-iipon lang muna kami ng idea
dahil magamit namin ito. Tama po, Jorin. Now, if you have some questions, kaya nga sabi ko palagi that na kung may katanungan kayo, no, you can send us messages or possibly no, you can join us in the live stream program. No. Hindi naman kasi nagdadamot si Miss Dana. So, ang gusto po na talagang naka-personalize, no, every Saturday po, pakikontakt kami si Dana, no, para po sa arrangement. Yung sa personalize kasi, no, hindi po marami yan. Maximum of 5 participants lang yan. Bakit? Para sulit po sa isa-isa, para we could have what the lively interaction. Sa mga gusto po mag-attend ng webinar, no, we are still looking any possibility if we can have it be done, no, every last Saturday of the month. No, pero pinag-isipan pa namin ni Miss Dana kasi ang schedule kasi minsan, no, punong-puno kasi schedule ni Pinipinip Chicken. And that is why that ginagawa namin ito, no, para at least makatulong po sa inyo. And then kay Alvin Hurulan, no, from Davao. Sir, magandang gabi po sa inyo. No, kay Ma'am Beams pala, no, Ma'am Beams, Native Panok, Native Chicken, dyan sa may Cebu City. No, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Beams. No, and then sa Maestro Mangunguma, no, kay Sir Harold Canyonaso. Sir, kailan po tayo magbalik at mag-aaga ng Native Chicken? No, paki-inform kay Mr. na Sir Harold, no, kung babalik na po kayo sa pag-aalaga po ng Native Chicken. No? And then kay Sir Lawrence, no, Sir Pili Samunga. Sir, mawa po kayo. Ang ating recommend po na stocking density is one roster po every 7 hens. Pag marami yung tandang po nyo, sir, border po yun, borders po yon, dapat po the correct ratio po. Ang pinag-usapan nito, sir, gasto, sir. And that is why that maximize po nyo. That one roster for 7 hens po, that is a practical combination. You can extend even up to 10. Kaya lang ang amin dito, nakita namin that pinaka-practical na lang is what we call one roster for every 7 hens po. Sir Harold, balik na po tayo sa pag-alaga ng manok, sir. Ang manok po dyan sa may Santa Barbara po, kulang po ang supply ng Native Chicken dyan sa may Santa Barbara po. Si Sir Sugidi nga, no, yun kung bakit na nag-adapt na ng technology ng CPU, no, para po mapunan po ang kakulangan ng best Native Chicken dyan sa may Santa Barbara. No? Kay Sir John Carlo Abidosa, ay, dyan talaga sa mga Nueva Ecija area sa ating mga native dyan. No? Pag-usapan natin yung housing ni Sir Carlo, no, on the next time naman, Sir Carlo, no, para at least ma-share ni Sir Carlo yung mga housing na yan para pag-usapan natin the next time naman. No? And then kay you're always welcome po, Ma'am Elisa. No? Good evening, Doc. No, kay Jubong Bong. No, good evening, Doc. As din dimension ng kulungan dito, no, kami duha nuod sa inyo po. Sir, nasagot ko na kanina, sir, yung dimension. Sir, pakibalikan po natin, no, yung recorded na live stream program po natin. Yes, Ma'am Beams. No? Pagpatuloy, Ma'am Beams. At saka, paki-adapt na technology natin dyan sa Cebu. No? Ipo-swing mo na, Ma'am Beams. No, because marami-rami na kasi naghahanap na ng Native Chicken dyan sa may Cebu, Ma'am Beams. No? And then kay Ken Pumarin. No, Doc, good evening. Ilang months PD administer yung 5-in-1 vaccine? How about yung BBT po ng vaccine? No? Actually, kay Sir Ken, no, yung ating vaccine po, no, yung lifetime na vaccine 5-in-1, no, that is for NCD, infectious coryza, infectious bronchitis, salmonella, and Drug syndrome. Mas maganda yan, Sir Ken, if you're going to administer it only for breeders na ang edad po, no, nandiyan na po sa 3 to 4 months old. No, medyo may kamahalan kasi yung dosage kasi niya, dose kasi niyan per head, no, ang at least, no, sigurado ko yung paglagyan mo, no, talagang pang breeding po, Sir Ken. No. Kay Judy Leong, Sir, pakikuha na lang, Sir, kay Sir Ken pa rin. Yung availability po ng vaccine, sir, if paki-contact na lang kay Miss Dana, no, kasi ang ginagawa kasi namin, pagpapadala na kasi namin sa Mindanao yan, no, it is by a barko po, kasama po kasi ang PIDS namin, no, pero kung malapit po kayo dito sa Central Philippine University, you can contact Miss Dana, no, about the 5-in-1. We have the supply of 5-in-1 dito po sa may Central Philippine University, no.
Sir, kay Sir Judy Ong, no, housing plan please. Sir, pakikontak kay Miss Dana. No, o di kaya misis mo ko, sir, sa Philippine Native Chicken para mabigay ko sa yung link na toward pakapunta po doon sa housing plan. And then kay Sir Lawrence, no, sir, ilang year tatagal ang UV screen and UV net? Ang UV screen, sir, it will last for about 3 to 4 years. Pero yung UV plastic, sir, it will last even for 10 years, sir. Ganyan po. Basta ang plastic gamitin po natin, that is about 200 microns. Pero kung wala po dyan sa lugar po ninyo, you can follow the material used by Sir Rene, no, yung GI sheet, no, sa kanyang housing po. No? Sir, okay lang po ba yung roaster sa sow at yung hand-drag chicken? Walang problema, sir. No, you can have it. Kaya ang problema natin, sobrang laki ng tandang, sir. Baka mabalian po ng buto, no, ang darag po. Maliliit kasi ang darag, sir. Na, ikaw na bahala magtingin-tingin niya, sir. Kung hindi makaya ng darag mo, no, palitan mo po ng huluhan, no, no, but make sure na magtanong muna doon sa taga-darag po. No, kasi meron kasi silang protocol, no, in relation to darag. No. Naging kabahagi kasi ako ng darag research team noon, na kaya lang, no, ngayon po, dito po sa CPU, no, ang ginawa namin to maintain no diversity, yung focus namin naman is in terms of the Hulu and the Bisaya Native Chicken. But kay Sir Lawrence, no, sir, tanungin mo muna yung taga-darag if okay sa kanila or ikaw na mismo ang ma-decide. And if you're going to decide it, no, you can have it because no, nandun sa may Hulu or what they call the Egon or what they call the Perwakan or some pin chicken, i-cross mo dyan sa may darag po ninyo. Try po ninyo, sir. Hanapan po nyo ng tandang na yellow legs at yellow skin. Tingnan po nyo resulta. Now, kay Jeffrey Angon. Doc, this coming October, mag-start na ako ng farming. Tagbilaran Buhol po. Please, kung pwede, makapasya sa farm ninyo para makita mga kukuha ng ideas and practical training sa inyo. Ah, walang problema, Sir Jeffrey. Now, pag may time pa kayo, now you can contact Miss Dana. Now, kasi yung pinakamaraming number na binibigay ko diyan sa ating page kay Miss Dana yan. No, kindly contact Miss Dana during office hours, no. Para at least maka-set ka ng schedule kay Miss Dana na makausap po tayo ng personal. And if you're planning to visit us here, Sir Jeffrey, no, kung may mga pictures po kayo sa location po ninyo, no, pakidala po ng pictures para at least makita ko po yung lugar niyo and I can give you advice na kung anong pwedeng gawin. Sa lahat at yung makanaitin pala na located under part of the country, and you would like to visit Central Philippine University, now feel free to visit us here. To those who would like to convert to CPU technology, now feel free to contact na kay Miss Dana for available schedule na kung saan po pwede po tayo magkausap. No? Ang sa amin kasi, now, pag nag-training kasi kami, hindi ibig sabihin katapusan na lahat. Pag nag-conduct po kami ng training, now it will be the start of our connection. Ibig sabihin po, no, kung may mga problema kayo dyan, no, ang pinakamabilis na puntahan po nyo, tanungan po nyo si Miss Dana, and then if you want to talk with me, to discuss with me, no, paki-set kay Miss Dana ng appointment para at least mabigyan po kayo ng panahon. No, yan ang aming promisa sa aming mga conduct po dito sa seminar namin na talagang sumisingil kami. No, but na ang after sales po namin, maasahan po nyo kami. And that is why that we keep on doing this live stream program para po sa lahat ating ka-native and to those na man nakapag-training, no, they can freely contact na dito po sa amin for further assistance sa kanilang ginagawa. Yan kasi ang ginagawa namin dito. But to those na talaga makapunta dito, no, feel free palagi. Basta kung gusto nyo pumunta dito and you want to talk with me, no, paki-contact muna kami sa Dana para ma-set niya ang appointment and may available schedule para pagpunta po ninyo dito, talagang magkausap po tayo. No? Thank you. No, sa lahat po ating ka-native, no, no? Thank you. Agi Marasto Cason para kay Sir Lawrence. Pakikontak Sir Lawrence kay Miss Dana po. Taga Gimaras din si Miss Dana. So sa lahat ating ka-native, no, ngayong gabi po, no, puno-puno naman ang impormasyon. Tandaan po nyo, ano is the next week? Pag-usapan natin, continue natin, no, yung ating disenyo ng housing para at least kahit paano pa makatulong po tayo. Kailangan po kayo ng native chicken. Bakit? Malaking lima ng native chicken sa Pilipinas. Ang kailangan natin is the appropriate technology na pili po niya magamit. Again,
In behalf naming Presidente Dr. Churros Robles at saka sa aming Chairman of Board of Trustees, no, Attorney Pedro Colbera, kasama pong aking technical dito, si Mr. Namaristoy Gabasa, this is your friend and host. No, kakibat po nyo sa palagang Native Chicken Commercial Scale. Kanitib, Doc James for short. No, God bless and keep safe po sa ating lahat. And kita naman tayo next week. Now, Wednesday, 7 to 8 p.m. Again, magandang araw and God bless us all.